Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaari pong makatulong po sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang topic ko po sa video na ito ay tungkol po sa bagong minimum wage na dito po sa Japan na kanilang inilabas ngayong buwan po ng October at dapat pong sundin ng mga employer or mga company na pasahod po sa kanilang mga workers simula nga po ngayong October 2020. So every October po, kanila pong inilalabas ang information na ito at bilang mga workers po here in Japan, kahit na mga foreigner po tayo, karapatan po natin na malaman ito upang alam natin kung pinapasahod ba tayo ng tama ng ating mga employer. So, para sa latest information ng minimum wage nito, panoorin niyo po ang video nito hanggang sa matapos po upang maging updated po kayo tungkol dito. Again, para po sa transparency, ang mga information na gusto pong share dito sa video na ito ay mula po sa official website ng Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare po at sa ilang website po ng mga law firm dito sa Japan. So, ito po yung official website ng Japan Ministry of Labor kung saan po dito po nakalagay ang latest minimum wage na kanila pong ipapairal ngayon starting this October po. At ito po ang dapat sundin ng lahat ng mga employer dito sa Japan. Okay? So, makikita nyo po ang information na ito sa official website nila. So, search nyo lamang po yung minimum wage or saite chingen po kung tawagin sa Japanese. Okay? So, mamaya, later on, i-discuss ko po ulit ang mga information tungkol dito. Okay? So, back to our presentation. So, first po, para sa kalaman ng karamihan po sa atin dito na hindi pa po alam kung ano itong minimum wage na tinatawag, ito po yung pinakamaliit na pasahod na dapat sundin ng mga company or employer. So ito po yung pinaka boundary line dahil kapag nagpasahod ang isang employer ng mas mababa pa sa minimum wage na ito, illegal na po ito at pwede na silang hulihin dahil pwede nyo silang ireklamo sa Japan labor law standard po. So ito rin po ang masasabing safety net kung saan ang lahat ng manggagawa ay makakasiguradong ng makakapamuhay ng marangal dito sa Japan na nakasaad din po sa kanilang labor law. Okay? So yan po yung meaning ng minimum wage or in Japanese saite chingen po. Ito po yung kanji character niya at ito po yung reading. So tandaan niyo po itong word na ito. Okay? Then kailan naman po binabago ng Japan government ang kanilang minimum wage? So dito sa Japan, every month of October po nila pinapa-implement ang bagong minimum wage na kanilang naitakda po. So, bago mag-October, aprobado na dapat kung magkano ang itataas na sa minimum wage sa bawat prefecture kasi bawat prefecture po magkakaiba po ang kanilang minimum wage dito sa Japan. So, dahil iba-iba nga po ang standard living ng bawat lugar po dito sa Japan. Okay? So, sa ngayon, ang present minimum wage data po ay maaari nyo nga po makita sa official website ng Japan Ministry of Labor. Di lamang po ang pinaka-latest po, pati na rin yung mga data nila for the previous years, makikita nyo po ito. So, para sa kalaman po ng lahat, so ito po yung pinaka-data po nila for the past previous years, 10 years po. So, pinagsama-sama ko po siya dito. Pinakasama rin niya po ito. So, dito, makikita niyo po ang bawat minimum wage ng bawat prefecture. So, itong prefecture po, ito yung kanji niya sa left side at ang reading niya. So, ito yung romaji niya. Makikita niyo po dito. Alphabetical naman po siya. So, itong naka-orange color po, ito po yung minimum wage sa ngayon for year 2020. So, starting this October, ito po yung dapat ipa-implement at dapat sundin po ng mga company or employer dito sa Japan. So, makikita nyo dito na yung ibang lugar po, medyo tumaas siya ng from 1 yen to 3 yen lamang po. Then, yung ibang lugar po ay hindi halos nagbago. So, mula IG, alphabetical po siya.
So, makikita nyo po dito na yung scroll down ko na lamang po para makita nyo kung magkano po ang minimum wage sa lugar po ninyo. So, dito makikita nyo po na ang pinakamataas na merong minimum wage sa Tokyo po na umaabot po sa 1,013 yen per hour. Then, sinundan po siya ng Kanagawa Prefecture na nasa 1,012 yen na po. Ngayon, ang prefecture naman po or lugar na merong pinakamababang minimum wage ay umaabot lamang po ng 792 yen. So, ito po yung Akita Prefecture. Then, meron pa pong iba yung Kochi Prefecture nasa 792 yen lang din po. Then, yung Oita 792 yen lang din. Then, Okinawa, Saga, at Shimane, at iba pa po. So, makikita nyo po, scroll down nyo lamang po or panoorin nyo lang po itong video nito para makita nyo po yung actual minimum wage na dapat po nila sundin starting October 2020 po. Okay? So, ito yung data niya. So, para naman sa ngayon, since nalaman nyo po kung magkano yung minimum wage na itinakda po nila starting October 2020, ngayon, pwede nyo pong malaman kung yung tinatanggap nyo pong salary sa ngayon is kung nasa minimum wage ba, mas mababa ba siya o mas mataas. So, madali lamang po ang computation na dapat nyo gawin para po ma-check nyo po ito. So, una, kung halimbawa per hour basis po ang salary nyo, so ito pinakamadali lamang po. So, ang very simple method na dapat nyo gawin is compare lamang po yung per hour salary nyo sa pinakita ko pong data sa kanina. So, kung mas malaki yung sinasahod nyo compare sa data kanina na minimum wage, so, ibig sabihin, pinapasahod po kayo ng tama ng inyong employer. Then, kung daily basis po naman kayo o yung sahod nyo ay arawan, ang dapat nyo gawin para ma-check nyo po ang inyong salary is divide nyo po ang inyong salary sa actual working hours po ninyo. So, halimbawa, isa sumasahod po kayo ng isang lapad sa isang araw, then nag-work po kayo ng 8 hours. So, i-divide nyo po yon yung isang lapad sa 8 hours. Lalabas po na yung per hour salary nyo ay pumapatak po ng 1,250 yen. Then, itong answer na ito, yung 1,250 yen na ito, kukompare nyo po sa data kanina na minimum wage at para malaman nyo po kung mas mataas po ba siya o mas mababa. Okay? So, ito yung daily work salary base po. Then, next naman po, para sa mga kababayan natin na yung condition mo is sa monthly salary base po kayo, ang simple computation dito ay divide nyo po yung basic salary nyo sa average sa working hour po ninyo. So, basic salary lamang po at huwag nyo pong isama ang overtime charge na natatanggap po ninyo. So, for example, 20 lapad ang sahod nyo, at nag-work po kayo ng umabot ng 160 hours sa isang buwan, lalabas din po na 1,250 yen ang per hour salary ninyo. So, compare nyo po ito sa actual minimum wage na pinaiiral po nila sa ngayon. So, kung mas mataas din po ang naging data, it means na okay po at walang problema. So, it means na pinapasahod po kayo ng tama ng inyong employer. So, yan lang po ang pinaka-simple computation kung paano nyo po ma-check ang inyong salary kung mas mataas ba siya compared dun sa minimum wage na pinakita ko po kanina. Okay? Then, para sa ibang mahalagang bagay tungkol sa minimum wage dito sa Japan, tandaan nyo rin po itong mga sumusunod. So, number one, your salary must not be less than minimum wage. So, dapat yung salary na pinapasahod ko nga po sa inyo ng inyong employer or company, dapat above siya sa minimum wage. Dahil halimbawa, kung bumaba po yan, pwede nyo po silang ireklamo at maaari pong mahuli yung company or employer po ninyo. Okay? Then, number two, yung minimum wage in Japan is revised every October. So, itong minimum wage nga po dito sa Japan, is binabago po nila yan every year. At yung start ng implementation is October po. October, katulad po ngayong taon na to is October 2020. Ito po yung pinakita kong data kanina, ang yung pinaka-latest po. Okay?
Then number three, you can bill employer if salary is less than minimum. So ngayon, nang malaman nyo po yung minimum wage na pinapa-iral nila sa ngayon, nalaman nyo po na mas mababa yung binibigay na pasahod sa inyo compare sa minimum wage, pwede nyo pong ireklamo ang inyong employer or company at yung kulang na pasahod sa inyo ay pwede nyo pong singilin sa kanila. So, pag halimbawa, inireklamo nyo po sila sa Labor Standard Office dito sa Japan, maaari pong makasuhan sila. So, wala silang magagawa kundi bayaran po nila yung kulang na kabayaran po sa inyong salary. Okay? Then number four, minimum wage is different in each prefecture po. So, katulad nga po ng nakita nyo pong data kanina, bawat prefecture po magkakaiba po ang sinasusunod na minimum wage kasi ang reason po dito is iba magkakaiba rin po ang standard of living ng bawat prefecture dito sa Japan. So, katulad kanina, yung Tokyo po, mas mataas po siya. Siya yung pinakamataas na per hour salary. So, kasi dito sa Tokyo rin, mas mahal po ang bilihin at pati na rin yung gastusin po. Okay? Then, next, it's the salary basis also for regular employees. So, kahit na yung status ng employment nyo is hindi lang part-time worker or contractual o hakin-shain kayo, kahit na regular employee kayo, itong minimum wage po ang pinaka-basihan po ng salary dito sa Japan. So, pwede nyo po i-compare yung actual salary nyo kanina, katulad ng ginawa natin computation sa actual minimum wage po na kanilang itinakda. Then, last po, it's also the salary basis for trainee, student, visa, etc. So, kahit ano yung visa status nyo, maging trainee po kayo, or halimbawa medical worker, mga under EPA po, then kahit na student visa holder kayo, ito rin po yung dapat yung sundin, yung minimum wage na ito. So, walang discrimination na pinapairal po. So, pwede nyo pong ma-check ang inyong sahod compare sa minimum wage at kung halimbawa mas maliit, pwede nyo pong ireklamo ang inyong employer. Okay? So, that's it po. I hope na naging clear na sa inyo sa ngayon kung ano itong minimum wage na tinatawag dito sa Japan at pati na rin ang present data ng minimum wage na kanilang pinapa-implement simula ngayong October 2020. So, every year binabago nila ito. So, I think next year ulit, halimbawa nga dumating next year October, maaari po kami mag-present ulit ng panibagong video tungkol dito upang maging updated po kayo tungkol sa minimum wage nito. So, like this video and share to your friends if you want. Then, thanks again sa inyong pag-follow at support dito sa Malago Forum po. Marami pong salamat.